Isang magandang araw sa ating lahat. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paanong makukuha ang standard form ng equation ng isang circle kung ang given ay center and radius. Given yung center tapos tangent sa x or y axis. Given yung coordinates ng endpoints ng diameter ng circle. Given yung center at isang point sa circle. Given yung center tapos yung circle ay tangent sa isang equation. At given yung isang point sa circle tapos yung center ay intersection ng dalawang equations. Umpisahan natin sa pinapasagutan ni Mr. Augustine. Sabi niya, give the standard equation of the circle satisfying the given conditions. Center at the origin, then yung radius equal sa 4. Ang standard form ng equation ng isang circle ay x minus h squared plus y minus k squared equals r squared, kung saan yung h and k ang center at r naman yung radius. Given yung center at ito daw ay nasa origin, ibig sabihin, yung h and k natin ay 0 and 0 respectively. Yung radius naman daw ay 4. Squaring both sides, we get r squared equals 16. Ngayon ay isubstitute na natin ito sa standard form ng equation ng circle. We have x minus 0 squared plus y minus 0 squared equals 16. Simplify natin, we have x squared plus y squared equals 16. Ito na yung hinahanap na sagot ni Mr. Augustine. I have another example here na medyo similar sa sinagutan natin. Ang given conditions ay, yung center daw ay nasa negative 4 and 3, at yung radius ay equal sa square root of 7. Ito yung standard form na magiging guide natin. Ang center or h and k ay negative 4 and 3 respectively. Yung r naman ay equal sa square root of 7. Squaring both sides, we get r squared equals 7. Substituting h, k, and r squared sa ating equation, we have x minus negative 4 squared plus y minus 3 squared equals 7. Simplify natin, we have x plus 4 squared plus y minus 3 squared equals 7. Final answer na ito. Next example natin, give the standard equation of the circle below. Kung titingnan mabuti yung figure ay makikita ang given na yung center at ito ay 3 and 1. Given na rin yung radius at ito ay 5. Nakalagay doon, PC equals 5. Kung kukuhanin din yung distance mula point A na may coordinates na negative 2 and 1 hanggang sa center ay 5 units din yung lalabas. Another way para makuha yung radius ay gamit ang distance formula. Kuhanin natin yung distance from the center or point C to point B. We are going to replace x sub 2 and y sub 2 by 6 and 5 respectively, and yung x sub 1 and y sub 1 by 3 and 1. So, ang absolute value ng line segment CB ay equal sa square root of 6 minus 3 squared plus 5 minus 1 squared. Sir, bakit po absolute value yung kukuhanin natin? Kapag sinabing absolute value ay yung positive na root lang ang kukuhanin natin. Ito ay dahil laging positive ang sign na ginagamit sa radius upang makabuo ng circle. Simplify natin, 6 minus 3 squared equals 9 and 5 minus 1 squared equals 16. 9 plus 16 equals 25 and square root of 25 equals 5. So, gamit ang distance formula ay nakuha rin natin yung radius.
Basta alam mo na yung center and radius, ay madali mo nang makukuha yung standard form ng equation ng circle. Replace natin yung h ng 3, yung k ng 1, at yung r ng 5. Maaari din nating i-simplify yung 5 squared. We have x minus 3 squared plus y minus 1 squared equals 25. Ito na yung hinahanap na equation ng circle. Next example tayo. Dito naman ay dalawang equations ang kukuhanin natin. Para sa circle A at para sa circle B. Assuming na yung graph ng circle na ito ay saktong-sakto sa mga grid lines, madali nating makukuha yung center at yung radius. Para sa circle A, yung center ay negative 2 and negative 1. At ito ay 4 units hanggang sa gilid ng circle. 4 units papunta sa kanan, kaliwa, taas, at baba. Ibig sabihin, yung radius ay equal sa 4. Replace natin yung h ng negative 2, yung k ng negative 1, at yung r ng 4. Simplify pa natin. We have x plus 2 squared plus y plus 1 squared equals 16. Ito na yung equation ng circle A. Sa circle B naman tayo. By inspection, ang center ay 3 and 2 at yung radius ay 3. Substituting sa equation, we have this, or x minus 3 squared plus y minus 2 squared equals 9. Ito naman yung standard form ng equation ng circle B. Ang kasunod na example na sasagutan natin ngayon ay mula kay Monkey D. Luffy. Wow! One piece ito. Ang given condition dito, yung center daw ay sa 5 and negative 6. Tapos yung circle ay tangent sa y-axis. Ibig sabihin, yung circle na tinutukoy dito ay nadikit sa y-axis. I-graph natin para mas madaling makita. Yung center ay sa 5 and negative 6. Yun namang condition na tangent to y-axis, it means that the circle touches the y-axis at exactly one point. Yung distance mula sa center hanggang sa y-axis ay 5 units. Ito na yung ating radius. Replacing h by 5, k by negative 6, and r by 5, we have x minus 5 squared plus y minus negative 6 squared equals 5 squared. Simplifying further, we get x minus 5 squared plus y plus 6 squared equals 25. Ito na yung equation na hinahanap ni Luffy. Itong example naman natin na ito ay mula kay Roronoa Zoro. Para sa given conditions, yung center ng circle ay sa 5 and negative 6 pa rin, katulad nung previous example. Pero ngayon naman ay tangent daw to x-axis. Sige, at sasagutan natin yan, Zoro. Graph muna natin. Yung center ay sa 5 and negative 6, tapos tangent daw to x-axis. It means that it touches the x-axis at exactly one point. Yung distance from the center to x-axis equals 6 units. Ito na yung ating radius. Replacing h by 5, k by negative 6, and r by 6, we have x minus 5 squared plus y minus negative 6 squared equals 6 squared. Simplifying further, we get x minus 5 squared plus y plus 6 squared equals 36. Ito naman yung equation na hinahanap ni Zoro. Ang example naman na ito ay hatid ni Elsa Vlogs. Ang given dito ay yung coordinates ng endpoints ng diameter ng isang circle, tapos hahanapin natin yung standard form ng equation niya.
I-graph muna natin para madaling malaman kung paanong approach ang kailangan gawin. Ang coordinates ng point A ay negative 1 and 4. At yung coordinates naman ng point B ay 5 and negative 4. Ito yung diameter ng circle. Ang kalahati nito ay yung radius at ito yung kailangan natin kasama na yung coordinates ng center. Kuhanin muna natin yung center. Kapag given yung endpoints ng diameter ay makukuha ang center ng circle gamit ang midpoint formula kung saan yung x sub 0 or yung h in this case is equal to x sub 1 plus x sub 2 over 2. At yung y sub 0 naman or yung k ay equal sa y sub 1 plus y sub 2 over 2. Bago natin kuhanin ang midpoint ay mahalagang mag-assign muna tayo kung aling point yung ire-represent ng x sub 1 and y sub 1 at yung point na ire-represent ng x sub 2 and y sub 2. For this example, yung point A ang i-assign natin sa x sub 1 and y sub 1 at yung point B naman sa x sub 2 and y sub 2. Since yung center naman ang kinukuha natin, replace na rin natin yung x sub 0 ng h at yung y sub 0 naman ng k. So, h equals negative 1 plus 5 over 2. Simplifying, we have h equals 4 over 2. And 4 divided by 2 equals 2. So, h equals 2. Solve for y sub 0 or k naman tayo. Replacing y sub 1 by 4 and y sub 2 by negative 4, we have k equals 4 minus 4 over 2. Simplifying, we have k equals 0 over 2. And 0 divided by 2 equals 0. So k equals 0. Okay, so ang center ng circle ay sa 2 and 0. Ngayon naman ay kuhanin natin yung radius gamit ang distance formula. May tatlong options tayo dito. Pwede natin kuhanin yung distance from point C to point A. Pwede rin yung distance from point C to point B. At pwede rin yung distance from point A to point B. Tapos divide natin yung sagot sa 2. Doon na lang tayo sa unang option. Yung distance from point C to point A. Yung point A na lang ang gamitin natin for x sub 2 and y sub 2. Tapos yung point C sa x sub 1 and y sub 1. So we have square root of negative 1 minus 2 squared plus 4 minus 0 squared. Simplifying, we have square root of negative 3 squared plus 4 squared. Now this is equal to square root of 9 plus 16. 9 plus 16 equals 25 and square root of 25 equals 5. Therefore, ang ating radius ay 5. Ngayon ay pwede nang kuhanin ang standard form ng equation ng circle. Replacing h, k, and r by 2, 0, and 5 respectively, we have x minus 2 squared plus y minus 0 squared equals 5 squared or x minus 2 squared plus y squared equals 25. Ito na yung hinahanap ni Miss Elsa na equation. Next example tayo. Ito ay from Miss Natalia. Given daw yung center at ito ay 4 and 7. At given din yung isang point na bumubuo sa circle at ito ay 1 and 2. I-plot muna natin yung given point sa Cartesian plane. Heto yung center. At heto naman yung isang point sa circle. Given na yung center at ang kailangan na lang nating malaman ay yung radius. Para makuha ang radius, muli nating gagamitin ang distance formula. Replace natin yung x sub 2 and y sub 2 ng coordinate ng center at yung x sub 1 and y sub 1 naman ng 1 and 2.
or yung point sa circle. So D equals square root of 4 minus 1 squared plus 7 minus 2 squared. Simplifying, we have D equals square root of 3 squared plus 5 squared. 3 squared equals 9 and 5 squared equals 25. 9 plus 25 equals 34. So R equals square root of 34. Maaari na rin natin ditong kuhanin ang R squared. Squaring both sides of the equation, we have R squared equals 34. Replacing H by 4, K by 7, and R squared by 34, we have X minus 4 squared plus Y minus 7 squared equals 34. So, ito na yung hinahanap na equation ni Miss Natalia. Next example tayo. Ito ay from Miss Mirta. Ang given naman dito ay yung center ng circle at ito ay sa 3 and negative 5. Tapos ang karagdagang kondisyon ay tangent daw yung circle sa equation na x minus 7y plus 2 equals 0. Locate muna natin yung center at i-graph yung equation ng line. Ito yung center, so 3 and negative 5. Ito naman yung graph ng x minus 7y plus 2 equals 0. Dahil alam na natin ang center, ang kailangan na lang natin kuhanin ay yung radius. Tandaan na kapag tangent ang isang circle sa isang line ay perpendicular yung radius dito. Isa sa mga pwedeng gawin dito ay kuhanin ang equation ng radius. Yung slope nito ay negative reciprocal ng slope ng x minus 7y plus 2 equals 0. Kapag nakuha na ang equation nito ay maaari nating isolve yung dalawang equations to find the point of intersection. Tapos ay gagamit tayo ng distance formula para makuha ang radius. Or pwede rin natin gamitin yung formulang ito. So D equals absolute value of AX sub 1 plus BY sub 1 plus C over square root of A squared plus B squared. Ang ilalagay sa numerator ay yung equation ng line kung saan tangent yung circle. In this case, x minus 7y plus 2 equals 0. Tandaan din na dapat ay nakaayos ito sa kanyang general form or nakasunod sa format na ax sub 1 plus by sub 1 plus c. Kapag nakaayos na ay kailangan namang malaman yung value ng a, b, c, x sub 1 and y sub 1. Yung a ay numerical coefficient ng x, so a equals 1. Yung b naman ay numerical coefficient ng y, so b equals negative 7. And yung c naman yung constant, so c equals 2. For x sub 1 and y sub 1, ito naman yung coordinate ng center. So yung 3 ang x sub 1 at negative 5 naman yung y sub 1. Ngayon ay pwede na natin itong substitute sa formula. So distance equals ax sub 1, so that is 1 times 3. By sub 1, b equals negative 7 and y sub 1 equals negative 5. So negative 7 times negative 5. Plus C, so plus 2. Ano man ang makukuhang sagot dito ay kukuhanin natin yung absolute value, kaya laging positive ang magiging sagot. So denominator naman tayo. So square root of 1 square plus negative 7 square. Gamit ang calculator ay ganito ang makukuhang sagot. D equals 4 square root of 2 or R equals 4 square root of 2. Ngayong may center and radius na tayo ay makukuha na natin ang standard form ng equation ng circle. Replace natin yung h ng 3, yung k ng negative 5, at yung r ng 4 square root of 2. We have
x minus 3 squared plus y plus 5 squared equals 4 square root of 2 square. Simplify pa natin yung dito sa radius. 4 square root of 2 square equals 32. So, ang equation na hinahanap ni Ms. Mirta ay x minus 3 squared plus y plus 5 squared equals 32. Last example na tayo. Ito ay from Mr. Peter. Given naman dito yung isang point na bumubuo sa circle. Ito daw ay sa 1 and 2. Tapos yung center naman ng circle ay yung intersection ng dalawang linear equations. Kuhanin muna natin yung center by solving systems of linear equation. X plus 3y plus 7 equals 0. Ito yung ating equation 1. 3x minus 2y minus 12 equals 0. Ito naman yung equation 2. Maraming techniques sa pag-solve ng ganito. Pero for this example, solve natin by substitution. Sa technique na ito, isosolve natin yung isang equation for x or y, tapos ay siya natin gagamitin pang substitute sa variable na x or y sa kapartner niyang equation. Halimbawa yung equation 1. Kitang-kita na mas madali itong isolve for x than y, kaya solve natin itong equation 1 for x. Transpose natin yung 3y and 7. We have x equals negative 3y minus 7. Mula dito ay nalaman natin na ang x pala ay katumbas ng negative 3y minus 7. Ngayon ito ang isa-substitute natin sa kapartner niyang equation. Ang equation 2 ay 3x minus 2y minus 12 equals 0. Yung variable x sa equation na ito ay papalitan natin ng negative 3y minus 7. Valid dito kasi nga diba nalaman nating equal pala ang x dito. So we have 3 times negative 3y minus 7 minus 2y minus 12 equals 0. Ang pinaka point ng substitution method ay para mapalitan yung isa sa mga variables sa another equation ng expression na may same variable. Katulad nito, yung x ay napalitan natin ng expression with y, kaya puro y na lang yung natin ang variables. At pwede na tayong mag-combine ng like terms. Simplify natin. 3 times negative 3y minus 7 equals negative 9y minus 21. Combining like terms, we have negative 11y minus 33 equals 0. Solve for y tayo. Transpose negative 33. So, negative 11y equals 33. Divide natin both sides by negative 11. We have y equals negative 3. To solve for x, we use x equals negative 3y minus 7. Replacing y with negative 3, we have x equals negative 3 times negative 3 minus 7. Simplifying, we have 9 minus 7 and their difference is 2. Therefore, ang center ng circle ay sa 2 and negative 3. Ngayon naman ay kuhanin natin yung radius gamit ang distance formula. Replace natin yung x sub 2 and y sub 2 ng coordinate ng center na 2 and negative 3 at yung x sub 1 and y sub 1 by 1 and 2 respectively. So we have d equals square root of 2 minus 1 squared plus negative 3 minus 2 squared. Simplifying, we have square root of 1 squared plus negative 5 squared. 1 squared equals 1 and negative 5 squared equals 25. Square root of 1 plus 25 equals square root of 26. So, ang ating radius ay square root of 26. Maaari na natin kuhanin ang standard form ng equation ng circle. Replace natin yung h ng 2.
yung k ng negative 3 at yung r ng square root of 26. We have x minus 2 squared plus y plus 3 squared equals square root of 26 squared. Ito ay maaari ding isulat katulad nito. So, ito na yung hinahanap na equation ni Mr. Peter. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay marami kayong napulot na bagong kaalaman.